po natin alam kung ikagagalak nyo, ikalulungkot ninyo itong susunod na balitang ito. Balak ng Department of Finance na bawasan ang kasalukuyang 12% VAT sa mga produkto at serbisyo. Pero, kakibat naman yan ay posibleng may mga matanggal sa lista ng mga exempted o hindi nagbabayad ng tax ngayon, gaya ng upa sa bahay. Nakatutok si Cedric Castillo. 25 taonang nangungupahan si Philip sa bahay na ito sa Sampaloc, Maynila. May kabigatan pero sulit na rin daw ang 6,000 pesos na upa kada buwan. Sa umiiral na tax code sa Pilipinas, exempted si Philip sa 12% na value-added tax o VAT dahil wala pang 10,000 ang kanyang upa. Malaking bagay na rin. Ano bang pwede natin magastos pagkakamadami? Okay, sa mga pagkain, bigas, mga basic needs sa bahay. Pero kung tuluyang maisabatas ang Tax Reform Acceleration and Inclusion Act ng pamahalaan, ang mga katulad ni Philip, tatanggalin na sa listahan ng mga exempted sa VAT. Kaming mga middle class, oh, medyo mahihirapan, oh, pagdating doon. Kasi every year, oh, madadagdagan yun. Eh, medyo masakit na. Oh. Sa tax reform program ng Administrasyong Duterte, bukod sa layong ibaba ang personal income tax, balak din daw bawasan ang kasalukuyang 12% na VAT sa mga produkto at serbisyo. Pero iiksi ang listahan ng mga exempted. So yung ating gustong mangyari sana, kung mapa-plug natin yung exemption, kung mababawasan natin yung mga taong hindi nagbabayad ng VAT, pwede nating ibaba yung value ng VAT from 12% to siguro yung sa katulad sa ating mga kapitbahay, baka pwedeng 10 or 7. Ayon sa Department of Finance, kumpara sa Thailand, mas maraming VAT exemption sa Pilipinas. Kahit mas maliit ang VAT sa Thailand, pareho lang ang nakokolekta ng dalawang bansa mula sa VAT. Tatanggalan din ng VAT exemptions ang mga kooperatibang kumikita ng bilyong-bilyong piso. Boy Scout of the Philippines at Girl Scout of the Philippines. Ang gusto sana natin, mga maliliit lang ang kita, yun ang dapat mong i-exempt. So, papawasan natin yung mga hindi nagbabayad ng VAT para kung mas marami tao nagbabayad ng VAT, pwede na nating ibaba yung rate. Kailangan pag nagbayad yung maliit, pati malaki bayad din. Para fair. Pero yung ibababa, agree kayo? Oo, agree ako. Mas maganda kung ibababa yun. Kasi malaking tulong yun sa mga mahihirap na katulad nung namin. Nakalusot na sa kamera ang House Bill 5636. Maliban sa VAT at personal income tax, ipinapanukala rin ang pagtataas naman sa excise tax ng mga produktong petrolyo. Gayon din ang tax sa bentahan ng mga sasakyan. Cedric Castillo, nakatutok, 24 oras.